So ganun talaga yung mag-set up ng magnegosyo ng incubator. So malapitan lang sa iyo yung incubator. Yung parts ng aking incubator, ito yung timer switch relay po. Good morning, Makatotsky. So, ngayon pala umaga, Makatotsky, mag-vlog ako tungkol sa tinanong ni Sir Carolus James Miharis po, yung kanyang tinanong sa atin na pag umabot ng 36 degrees yung ating temperature ng ating incubator, so anong mangyayari sa itlog nun? So, salamat pala kay Sir Miharis po sa kanyang tanong na gagawan ko na lang to ng content kasi maganda yung tanong niya sa akin. So, based on my experience lang po, yung nangyari sa akin noon, nung unang-una, lahat naman tayo naka-experience ng mga yung pagkasira ng incubator. So, meron po tayo mga experience noon. Hindi po lahat ng sa incubator is naka-good vibes po tayo na palagi tayong binabayaran at mayroon po tayo talagang maintenance dito sa incubator. So, yung nangyari sa akin, nabali yung motor. So, yun, nasira yung ilisi. Pagkasira ng ilisi, na malfunction na po siya lahat. So, nasira na siya doon. At bumaba yung temperature kasi late na ako nakatingin sa aking incubator. So dapat talaga sa incubator, oras-oras nakatingin ka sa incubator mo kung umaandar ba. So ako dito, palagi gusto ko nga dito, dito yung aking store. So para makita ko yung aking incubator, palagi akong pumupunta, so ipakita ko lang. So ganun talaga yung mag-set up ng magnegosyo ng incubator. So malapitan lang sa iyo yung incubator. Kasi para naman kung mayroong diferensya yung incubator, malalaman mo agad para hindi kasi pag matagalan yung sira ng incubator tapos mayroong itlog, puno yung ating incubator ng itlog, madaot yan. Kasi based on my experience, yung nasira yung aking incubator. So late na ako nakatingin. So pag hindi pa siya umabot ng 12 hours. So meron po ako experience diyan sa 12 hours. Bakit ba ano nangyari doon sa 12 hours na yon? Nga hindi numandar yung incubator ko at buhay pa yung mga itlog noon. So ayun. So ito po yun, oh. So nasira po yung ating dito po yon, nasira yon. So ipapakita ko na lang sa nakita na yun sa una kong vlog yung nasira yung yung naputol yung aking ng aking incubator. So ito po yun, ipapas maglights po tayo. Ayan, nirotate na yung ating incubator. So ayan, nabali po dito kasi maliit lang yung motor tapos punong-puno to ng itlog. Ayun, na damage po yung ating, titignan natin yung tubig. So maliit na yung tubig, lalagyan natin na ng tubig to. So so mag-off tayo ng ilaw para hindi madaot yung ating mga itlog. So ayun. So ang naitabo noon, nasira yon at napakumpuni ko agad sa technician ko nang hindi umabot ng 12 hours. Tapos niyon napisa yung mga itlog na yon at na-delay yon ng ilang oras or 21 days po siya na pumisa na. So ayun. Wala pong, hindi po yung masira yung itlog na yun. Madili lang yung kanyang pagpisa. So, ayun lang yun, Sir Miharis, sa yung tanong mo. So, based on my experience, meron po akong experience na naluto yung itlog sa incubator. Ito po yun, nasira po tong whopper, yung switch. Ito po yung switch ng ating whopper. Siya yung nagdadala ng init ng kung gaano kainit sa cabin ng ating setup ng ating temperature dito sa ating thermostat. So ayun,
Kasi ito po yung ang set up yon sa para ma-proper yung ating pagpisa ng ating itlog. So ayun. Naluto yun lahat. So bago kong bili pa yon yung ating incubator. So ito po yung incubator na to. So yung old na ito, na yung old na frame. So ito po yon ang Santa Clara na po yung gamit ko ngayon. So sa nakita niyo sa una kong vlog. So ayun. Damage talaga. Hindi natuwa yung nagpa-incubate sa akin ito. So pagdating ng araw, nakabalos po ako. Hindi ko pinabayaran sila na yung nagpa-incubate sa akin at ano na nagustuhan naman yung pisa, yun, bumalik sila sa akin. Ayun lang. Meron po akong parts dito sa aking incubator na tinanggal noon kasi ito pong incubator ko, ito po yon lahat. Ibibinta ko po lahat to noon kasi hindi na ko nag hindi po wala po tong lalagyan na proper na lalagyan po ito kasi meron po ditong nilalagay dito, meron po ditong coke at saka yung beer. So ayan, dito na ako nilalagay yung coke at saka beer sa aming tindahan. So ayun. So dito na lang ko siya nilalagay, part na lang siya sa aking store ngayon. So andito na siya ngayon. So dito po yung parts ng aking incubator, ito yung timer switch relay po. So ang brand po nito is Anli. Meron po siya dito minutes pa, ano yan, 5 ba to? So meron po 60. Hindi ko po alam to technically yung ang gamit totally gamit dito. Pero nagtatanong-tanong ako sa aking technician, ito po yung nagpapaandar ng ating nagkuma ng ating motor. So ang motor kasi is tuyok ng tuyok lang yan. So ikot ng ikot. So pagpaandarin mo yan, pero dito meron po siyang relay. So madelay po yung pag-ikot niya. So katulad nito na padandahan lang siya na pa-up at saka pa-down. So ayun, dandahan lang po siya. So ito po yon ang gamit nito. So pinalitan ko to kasi ibibenta ko sana. Tapos sinabi ng technician ko na sira na yung timer switch relay ko. So ayun, nakita ko to sa aking aparador. So sinasama ko na lang dito at sa aking vlog para naman meron tayong ma-share kahit konti lang, kahit kuan, kahit gamay lang siya. So ayun, gamay. So ito po yun, may function din to sa init ng ating incubator. So marani siya og brain og sa kuan tingali based on my point of view yun. So ayun, so yan lang oy. Basta nag-research po ako dito sa incubator, so ipapakita ko na lang yung research ko dito. So yan lang po ang vlog ko for today, mga Totski. So if you like my content, please like, share and subscribe. So sa sunod kong mga vlog, mga Totski, pala gagawa ako ng content doon kung bakit ako maglagay ng mga markings sa itlog. So, yun ang ating tatalakayin sunod. So, paki-hit na lang yung bell button natin para sa ating notification sa susunod ng mga vlog. So, ma-update naman kayo sa aking mga vlog. So, thank you so much, mga Totski. Bye-bye! You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love